Hello. Uwi muna tayo, magluluto ng kape, ng merienda. Ito yung tubig na inigib ko dun sa baba. Doon. Uwi muna tayo kasi kailangan ng pampalakas na merienda. Tingnan mo naman yung nilinisan namin noon na luya, oh. Malalaki na naman yung mga damo pero hindi na namin ito lilinisan. Tamang-tama na ito hanggang sa December. Yan yung mga tanim naming luya. Pag January or February, depende kapag ano na yun, pwede nang ma-harvest, i-harvest na namin ito. Yan. Yan, maraming talbos ng kamote. Tatalbusin natin ito mamaya para may ulam tayo. Yan. Ito naman yung lemon. Maraming bunga yung bayabas. Yan. Magluluto muna ako ng kape. Mainit na tubig. O magpapainit ng tubig. Yan. Mag-harvest din ako mamaya ng pandan dito. Yan. Yan yung mga pandan. Pwede na siyang i-harvest. Yan. Oh, di ba? Lilinisan ko yan mamaya. Mag-harvest ako. Para ibenta ulit. Madali lang pala itong ano, dumami. Yan. Yan, oh. Oh, di ba? Harvest natin yan mamaya. Ito, pinunla ko dito sa ano, likod ng bahay, oh. Luya. Ayan, magluluto muna tayo ng kape. Kailangan natin yan kasi maaga tayong kumain kaninang umaga. Alas 5. Nag-breakfast na kami kasi kailangan maaga sa garden kasi pag late ka nang pumunta, wala ka nang matatapos, uulan na. Maulan pa naman ngayon. Kaya kami talaga pag pumupunta kami sa garden, talagang maaga. Ito na yung ating mahiwagang takot. Ugasan muna natin. Kami talaga dito sa bundok, mahilig na kami sa kape kasi parang nakasanayan na. Lalo pag nagtatrabaho sa bukid, nakahiligan na namin na magkape. Parang kulang. Dagdagan natin. Usually yung mga merienda namin dito kapag ano na eh, mga kamote, tapos kape, partner namin sa kape. Yung iba pa ngayon na yung breakfast nila, tapos pupunta na sila sa garden, tapos mga kapag last 9 na, uuwi na sila, tapos kakain na ng kanin. Ganun yung nakasanayan dito sa probinsya kapag farmer ka.